Hello everyone! Welcome back sa aming channel. I'm Jo. And this is Riz. And we are the Jo and Riz Vlogs! For today's video. So, gamit na gamit ang weekend namin guys, sa totoo lang. So, we're actually scheduled to have piercings in our ears. Piercings in our ears. So, yun guys, meron kaming appointment ngayon, alas 3. Oh, appointment. Tapos, yun guys. Malapit lang siya dito sa amin. Mm-mm. 6 minutes away lang. And so, babae yung nagpi-pierce. So, guys, update namin kayo. Samahin niyo kami. Let's go! Lo. Kung sinong iiyak siya, magbabayad. Kasi ano, dudugo. Madugo. Wala ka. Hello. Guys, naka-uwi na kami. We're so happy. Char. So, yun. Masakit na siya. Mm-hmm. Ayan siya, guys, yung akin. Ito. Yan. Yan yung akin. Tapos ito yung kay Will. Ginagawa mo!
I'm so loving it. Nga pala guys, ang tawag pala dito sa Pierce na to is yung Helix. Helix. Yung kay Risz naman is this is the rook, yung nasa inner. Uh-oh. Tapos ito yung conch. Ito. Actually, ano yan guys ah. Yan siya. Ewan ko kung may kita ba. Ayan. Ayan siya guys. So review tayo guys dun sa ano, sa pinag-piercean namin. Grabe. Kay Ma'am Luna. Ma'am Luna. So, si sobrang. Ma'am Luna, sobrang gaano yung kamay niya. Yeah. Tapos, yun, actually, yun yung main concern namin. Mm-mm. Sana magaan yung kamay niya. Magbubutas. Tapos, napakabait. Grabe. Sobrang, ano niya, linis niya. Sobrang, ano niya talaga. Magaan yung kamay niya talaga, as in, guys. Hindi kayo makakaramdam ng sakit. So, ano, pain scale from 1 to 10? Sa akin yung pain scale from 1 to 10, siguro mga nasa ano lang, 3 to 4. So far ha, 3 to 4. Kasi nung binutas niya, hindi ako nakaramdam ng pain. Actually, hindi nga siya nagdugo. Tapos, ngayon ko lang, medyo nararamdaman akong hapdi ngayon. Pero, tolerable naman siya. So, how about you, Riz? Yung sa akin? Kay Riz, kasi nagdugo talaga yung kay Riz eh. So, kay Riz naman, ayan. Ayan, yung sa akin, yung rook. Yung rook. Para sa akin, yung rook is nasa from 1 to 10, siguro mga, para sa akin na 5. Yung pain. 4. Kasi, mataas ang pain tolerance ko. Eh. And, dahil sobrang ganang kamay niya, pagkabilang niya ng 1, 2, 3, pasok agad. Tsaka tatanungin ka talaga kung okay ka na, okay ka ba, yung mga ganun. So, yun guys. Tapos sa conch naman. Sa conch, medyo dito ako nasaktan. Mm-hmm. Actually, sabi naman niya, sa lahat ng, or most of the time na mga client niya is, masakit niya daw yung conch, which is totoo. Buti na lang nauna yung rook na pinagawa ko, bago yung conch. Pangalawa niyang ginawa yung conch eh. Mm-hmm. From pain scale, siguro sa akin nasa 8. Kasi ramdam ko, matigas na kasi yung part na to eh. Mm-hmm. So, ramdam ko yung ano, yung pagbaon. Parang so, makunat. Oo. So, kailangan niya talagang iganon. Mm-hmm. Pero ano, hindi siya masakit dahil mabigat yung kamay niya. Masakit siya kasi nung, talaga yung ano, tinusok na yung laman na kailangan niyang lagyan ng, I mean, syempre, kailangan niya talaga maipasok ng ano, para ma-pierce. So, ayun. Pero, tis ganda. Ito yung matagal na naming gusto. Actually, ako din. Gusto ko talaga to. Kasi itong mga to, gawa-gawa lang naming amateur. Oh, itong dalawa to, gawa-gawa lang din yan eh. So, ayan. Ito, talagang, yan. Gawa na talaga ng ano, nag-pierce. So, we highly recommend FIERCE MNL. Tama ko, no? FIERCE MNL. Located siya guys sa KATIPIRAN Road 118 sa Karangalan. Karangalan Village, Pasig City. Or nag-home service din siya guys. Pero by schedule yata ay ilalagay namin sa ano guys, description box yung Facebook page niya. Pwede niyo siyang i-ano doon, message doon tapos magpa-appointment kayo. And very recommended talaga siya kasi tuturuan ka niya yung mga aftercare, don'ts and do. Kung ano yung mga pwede at hindi mo pwedeng gawin. So, depende pa rin naman daw sa healing process ng isang tao. Mm. Pero usually daw, kung masasabi mong fully healed na, ako is at least 1 year. Mm. Yung sa akin. Sa akin, ano lang eh, mga 3 months. Oh. 3 months lang. Pero depende nga daw yun sa tao. Tsaka yung aftercare din. So, ang most na pinakakabilin-bililan niya lang is lilisin. Mm-hmm. And then, iwasan masagi lagi. Mm-hmm. Hanggat maaari. Tsaka yung sa mga buhok, kailangan. Hindi siya... Oh, ikaw. Ako kasi nasaktong nagpagupit ako ng maiksi. Mm-hmm. So, ayan guys. So, hindi ko problema yon. Kaya, yun. Guys, visit nyo siya guys, i-message nyo. Sobrang mura, napaka-affordable na guys. Oo nga pala, yun pa pala. Kasi, before... Kaya kami lang yung nagbutas niyan is napaka-pricey. Mm-hmm. Sa mga malls. Mga malls. Tsaka guns yung mga, pa. Yung mga sa tattoo shops. Kasi may kasama din sila. Nagpi-pierce din sila eh. So, before, ayaw namin ng
ng barrel. Kasi, pangit pag barrel yung ginamit. Gusto namin manual talaga siya na needle. Kasi nga, at saka hindi rin advisable yung barrel. Guns, kasi, yes. Bukod sa pangit yung pag... Butas. Para kasing winawarak niya yung skin. Compare mo sa... Manual. Manual. Kasi yun, kumbaga, neat yung pagkakasugat niya eh. Uh-oh. Pag nasugat siya, diretso lang. Uh-huh. At saka, unsanitary yung barrel kasi hindi mo masasanitize yun. Kahit sabihin mo na ibang ina-alcohol, hindi mo masasanitize yun. Uh-huh. Hindi kagaya pag needle, talagang isang tenga, isang butas, isang needle. So, yun guys. If you like this video, oh my god. If you like this video, don't forget to like, share, and then subscribe kayo sa aming channel. And don't forget to click the notification bell para mas updated kayo guys sa aming mga paparating na video. See you in our next vlog. Bye-bye. Bye-bye.